Okay, so ngayon meron tayong i-unbox na dalawang racing ECU ng MioSoul i125, yung 24 pins tsaka yung 33 pins. So ako kasama dito, the same pa rin. Stoy, ingay mo. Ingay, kulit nito. Ayan, so bubuksan natin. So ito is kulit eh. Ayan, so bubuksan natin yung ECU. Unahin natin yung 33 pins na MioSoul i125 version 5. So lahat ng version 5 is merong anti-theft na function. Merong kasamang installer, merong kasamang yung remote para sa anti-theft. Ayan. Tapos yung sensor. And then yung ECU. Ayan, yung ECU niya. So 33 pins. Sa mga nagtataka, anong pinagkaiba ng 33 pins sa 24 pins? Yung 33 pins, ito yung para sa mga Soul IGT, while yung 24 pins para sa mga M3 model. So again, yung kasama ng version 5 na fully programmable na racing ECU is yung remote para sa anti-theft, yung sensor, yung installer, yung map switch selector na waterproof. Ayan. So again, ikakabit lang to dito. Ikakabit lang to siya dito. Ipa-plug-in nyo lang. Tapos, kasama rin dito yung data cable or yung tuning cable na tinatawag. Para sa mga mag-modified, mga naka-bore up, mga naka-injector. So, gagamitin nyo to. Ito yung kakailanganin nyo para matono yung ECU. Pero kung all stock lang, hindi nyo na kailangan ito, no? Bubolt on nyo lang, calibrate lang yung TPS, and then, yun na. Ready to go. Next is, bubuksan natin yung 24 pins ng Miu M3 125 version 5 front pitch bike with anti-theft na function. Again, ang kasama uli sa ECU is yung installer, yung remote, yung sensor, yung ECU mismo. Ayan. Ayan, 24 pins. Tsaka, ito is 33 pins. Yun ang difference. Ito is Soul IGT and Miu M3. Again, this box comes with the tuning cable or the data cable. And then, the map switch selector.